Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Narito naman po muli ang Lifeline Ministries sa atin pong God's Grace Bible Study Series. At narito po tayo sa ating series number 4 at ito po ihahatiin po muli natin sa dalawang bahagi. Bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa pagkakataong inyong ipinagkaloob upang kami ay muli makapag-aral na inyong banal na salita. Samahan po kami ng Santong Espiritu at maipaunawa sa amin ang aming pong pag-aaral ngayon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so ang ating pong pag-aaral ay may kinalaman sa mga kaganapan sa huling mga kapanahunan. Alam po natin na lahat po ng nagaganap sa lupang ito ay hindi po lihim sa kaalaman ng ating Panginoon. Lahat po ng mga salot na dumarating sa ating buhay, lahat po ng kalamidad na nangyayari sa salibutan ito, kahit po ang pandemya ngayon, ay nababatid po ng Panginoon. At sa lahat ng mga ito, ito ay meron pong mga kadahilanan at maaring merong mga mensahe ang ating Panginoon para sa bawat isa sa atin sa huling mga kapanahunan. Kaya nga po ang ating pag-aaral ngayon, paano matatakasan ang pitong huling salot. So ibig sabihin, meron pong mga salot, huling pitong salot na magaganap sa lupang ito. At yan po ang ating aalamin sa pamamagitan ng ating pag-aaral. Now, upang magkaroon po tayo ng idea kung paano magkakaroon ng mga pitong huling salot sa ating mga kapanahunan, ay atin po munang muling balikan ang kasaysayan na naganap sa Ehipto. Alam po natin na ang Egypt po noong 1445 BC ay siyang pinaka-civilized na nation o bansa sa kanyang mga kapanahonan. Kaya nga po ay kinilalang itong isa sa mga pinaka-tanyag na kaharian ng unang mga panahon. At dito po sa lugar na ito ay nananahan ang mga Israel. Sapagkat alam po natin na nung dumating sa kanila ang kahirapan sa lugar na kanilang kinaruruna noon, nung si Jacob, o si Israel kung tawagin, ay sila'y lumipat sa Ehipto. At sila nga po ay naging malaya na mamamayan ng Ehipto. Sapagkat ang kanilang isang kapatid, ang isang anak ni Israel o ni Jacob na si Joseph ay naging gobernador ng bansang ito. Kaya nga po, sila ay inilagay sa Goshen kung saan dala nila ang kanilang buong pamilya, ang buong angkan at ang kanila pong mga livestock or mga hayop at lahat ng kanilang kabuhayan. Kaya nga po, paglipas ng maraming mga panahon, sila po ay dumami. Lumaki ng lumaki ang bansang Israel. Lumipas na po ang mga panahon, si Haring Pharaoh na po na nakakakilala kay Joseph. At gayon din si Joseph ay lumipas na rin, sila po ay namahinga, patay na. Kaya ang sumunod po ng mga namamahala sa bansang Ehipto ay hindi na po nakakakilala kay Joseph at gayon din po hindi kinikilala ang mga Israelites. At dumating nga po ang panahon na ang bansang Israel ay dumami ng dumami, natakot po ang Haring Pharaoh na baka maging banta sa kanilang seguridad ang bansang Israel. Sapagkat dumadami sila ng dumadami, baka mamaya pagka nagkaroon po ng digmaan laban sa ibang bansa, iniisip po ng Ehipto na itong mga Israelites ay pumanig sa kanilang mga kaaway. Upang ito'y maiwasan, ang ginawa po ng Pharaoh ay ginawa pong mga alipin ang mga Israelites at sila po'y pinahirapan. Kaya sila po ay pinagtatrabaho ng iba't ibang klase ng trabaho na mabibigat ng mga trabaho upang supilin ang kanilang pagdami. Ngunit samantalang ang mga Israelites ay pinahihirapan, sangayon po sa tala ay lalo naman silang dumadami. Sabi nga po sa Exodus 1:12, habang kanilang pinahihirapan sila, lalo silang dumarami at lalong lumalaganap. Usi at kinasusuklaman nila ang mga anak ni Israel. So ito po yun. Kinasusuklaman ng bansang Ehipto ang mga Israel.
ang bayang Israel ay dumaing dahil sa pagkaalipin. Ano po? Napagod sila at kaya nga po nahihirapan na sa kanilang mga pamumuhay bilang alipin. At sila'y humingi ng tulong. Ang kanilang daing dahil sa pagkaalipin ay nakarating sa Diyos. Amen. So sila po ay dumaing sa Diyos at ang sabi po, narinig ng Diyos ang kanilang daing at naaalala ng Diyos ang kanyang tipan kina Abraham, Isaac at Jacob. Ano po ba yung tipan? Ano po ng Diyos kay Abraham, kay Isaac at Jacob? Sabi po sa kasaysayan, ano po, na mahigit ng 400 taon ang nakaraan, nagkaroon po ng pakikipagtipan ang Diyos kay Abraham tungkol po sa pangakong ano po, pasasaganain ang bansang Israel. Gagawing isang malaking bansa ang Israel. Ano po? Kaya nga po ay sa panahong ito, samantalang ang bansang Israel ay lumalaki ng lumalaki at parang naging banta sila ano po, sa seguridad ng Ehipto, sila ay pinahirapan. At dito, ano po, nung sila'y dumaing, ang bansang Israel dumaing sa Diyos, naalala, ibig sabihin po, hindi po nakakalimot ang Diyos. Sa makatuwid, ano po, inakda lang ng Panginoon na sa tamang panahon, ano po, kailangan niyang ilabas ang bansang Israel mula sa Ehipto. At ito nga po yung panahon na yon. Nang sila'y naging alipin na yun yung panahon ay tinakda upang sila'y ilalabas sa pamamagitan ng pamumuno ni Moses. Kaya nga po, nung si Moses ay naroon sa media, ano po, una niyang nakatagpo in person, oh, personal encounter sa Panginoon. Hindi sa palasyo ha, hindi po sa pyramid o sa silong, sa lilim ng pyramid, kundi ano po, sa ilang, sa media, ano ho, kung saan ay nakipag-usap ang Panginoon sa pamamagitan ng naglalagablab na halaman or burning bush. At dito nangusap ang Panginoon, sinabi niya sa Exodus 3:7, at sinabi ng Panginoon, aking nakita ang paghihirap ng aking bayan na nasa Ehipto at aking narinig ang kanilang mga daing dahil sa mga umaapis kanila. Talagang nalalaman ko ang kanilang pagdurusa. Yung sinasabing talagang nalalaman, ano po, walang lihim sa Diyos. Alam niya lahat. Kaya sabi niya, ako'y bumaba upang iligtas sila. Halika, ikaw ay aking susuguin kay Farao upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan, ang mga anak ni Israel. So ito na po ang mensahe ng Panginoon kay Moses. Siya po ang maglalabas ano po, sa bansang Israel kay ano po, mula sa Ehipto. So ito po ay alam po natin na ito ay nangyari 40 years after na dumakas siya sa Egypt. Ano po? So sa panahong niyaon siya ay naging tagapag-alaga ano po, ng tupa sa lugar na ito, sa media, ano po? At nag-alis ng kanyang pagtitiwala sa sarili. Ano po? Ibig sabihin, no, 40 years siyang inihanda ng Panginoon doon sa ilang upang pangunahan ang bansang Ehipto, ano po, ang bansang Israel sa paglabas ng Ehipto. Kaya nga po, ang sabi sa kasaysayan, di ba, nung nasa Ehipto si Moses, sabi ay, tinuruan si Moses sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo, at siya ay makapangyarihan sa kanyang mga salita at mga gawa. Pero sa ilang, mga kaibigan at mga kapatid, kailangan pa niyang sumailalim ano po, sa pagsasanay ng Panginoon, sa pag-aalaga ng mga tupa. Ibig sabihin po niyan, sa pangangalaga ano po, ng bansang Israel. Kaya sinanay muna siya ng Panginoon. At nung siya po ay nasanay na sa takdang panahon, siya po ay tinawagan ng Panginoon upang ano po, gumawa ng isang gawaing itinagda tangi lamang para sa kanya. Kaibigan kapatid, nagsasabi ang ating Biblia ng ating pag-aaral na maring ang Diyos ay meron ding itinatagdang gawain para sa iyo. At maring ang iyong dinaranas ngayon, sa iyong kalagayan ngayon, ikaw ay inihahanda at sinasanay lamang. Kaya nga po, darating at darating ang panahon na gagamitin ka rin ng Diyos, kahit saan man yan. Now, maliban dyan kay Moses, ano po, upang matulungan siya, no, ay sinabi sa kanya ng Panginoon na siya ay, ano po, sasamahan ni Aaron. Kasi ang sabi po ni Moses, Panginoon, bakit ako? Hindi ako sanay magsalita. No? Wala akong lakas na humarap sa paraon. Kaya ang sabi ng Panginoon, okay, iyong isasama si Aaron. Si Aaron po ay nakakatandang kapatid ni Moses. Ano ho? At sabi po sa kanila, si Aaron ang magiging spokesman. Kumbaga, siya po ang magsasalita. Kaya nga po,
hindi lamang moral support mula kay Aaron, kundi mismo po inatasan ng Diyos bilang tagapagsalita, no po, sapagkat matagal nang di nagagamit ni Moses ang wikang Ehipsyo sa maraming mga taon, kasi biruin mo, 40 years na po siyang lumabas sa Ehipto, kaya hindi na rin po niya kabisado yung kanilang pananalita. Kaya nga po, mga magkapatid, ay pumasok sa palasyo ni Pharaoh, no po, at sinabi nila doon, pinakilala sila, nagpakilala sila na sila ay sinugo ng Diyos upang hilingin sa kanya na ilabas, no po, ang bansang Israel mula sa Ehipto. At doon, no po, habang nagpapakilala sila at sabi nila, kami sinugo ng Diyos. Sabi po ng Pharaoh sa Exodus 5:2, sino ang Panginoon na aking papakinggan? Ang kanyang tinig upang pahintulutan kung umalis ang Israel. No po? So, hindi po sila pumayag. Sabi niya, sino ba yung Diyos niya? Wala akong kilalang Diyos na katulad ng sinasabi mo. At sinabi ng ni Moses, siya ang Diyos na lumalang ng buong sanlibutan at lahat ng mga bagay sa iyo at sa akin, sa lahat sa atin. Siya ang lumalang sa mga sa bawat isa. Ano po? Ngunit sabi po ni Pharaoh, hindi ko kilala ang Panginoon at saka hindi ko pahintulutang umalis ang bansang Israel. Okay. Hindi po naniwala si Pharaoh at hindi po pinagbibigyan ang kahilingan na ilabas po mula sa Ehipto ang bansang Israel. Kaya ano po? Hindi, sabi po ni Moses, ano po, ay kung ganon, kung hindi mo papayagan, ang Panginoon ay magpapadala ng mga salot. Okay? At ito ay magpapahirap sa buong lupain ng Ehipto. Kaya nga po, sa pamamagitan nito, ay makikilala mo na ako ang Panginoon. Yan po ang mensahe ng Diyos, ano po, para kay Pharaoh, sabi ni Moses. Pero, ano po, nagmatigas ang puso ni Pharaoh. Hindi po siya pumayag. Kaya nga po, siya pa'y nagalit. Ano po, kaya ang sabi ni Moses, okay, sapagkat hindi kayo naniniwala, ang Diyos ay magpapadala ng salot. Ano po yung unang salot? Ano po? Ang unang salot po, mga kaibigan at mga kapatid, ang lahat ng tubig sa lupain ng Ehipto, no, ay nagmistulang dugo. Yan, kita po ninyo. No, ganyan po, ang lahat ng kanilang inumin, bukas ng ano po, ng kung may gripo man, kung maliligo, ang lumalabas ay dugo. Ano ho? Nung sila pumunta sa ilog, dugo. Sa mga bukal, dugo. Ano ho? Kaya wala silang maiinom. Mga kaibigan at mga kapatid, walang maiinom. Saan sila kukuha ng iinumin ngayon? Kahit po yung mga nakaimbak nilang tubig sa bahay, ano ho? Pagbukas nila, puro ano po, dugo ang lumalabas. E paano mong maiinom yan? Yan po isang mahirap, ano po, na salot, no? Yan ay hindi pa naganap sa ating kapanahunan. Sa panahon ng Ehipto, naganap na po yan at napakahirap. Pagkatapos nun, ano pong sumunod? Sunod na salot ay puro palaka sa buong lupain. Milyon ng mga palaka kahit saan ay nasa kanilang mga pagkain, sa kanilang mga higaan, ano po? Kahit saan lugar, sa buong bahay, no? Walang lugar na walang palaka. Sabay, piruin mo naman, sino bang, ano po, marami sa atin ay nandidiri sa palaka. No? Pero sa panahon po ng Ehipsyo, sila po ay ano, naranasan nilang mamuhay kasama ang palaka araw-araw. Aba, napakahirap niyan. Hindi lang po doon nagtapos yun. Pangatlong salot, ano po? Sabi po, sunod na salot ay kuto. Ah, ang kuto, hoy, kuti lang sa atin, ano ho, sa ating mga ulo, sa ating mga buhok. Ngunit, ano po, sa aruganting Pharaoh, ano po, na nagmatigas pa rin, ayaw palayain ang Israel, mapapansin na ang unang tatlong salot ay bumagsak sa Ehipto. Now, yung kuto, ano po, ay yung kuto ay buong lupain. Hindi lang sa ulo, kundi sa buong katawan, ano ho, ng mga tao, maraming kuto. Abi, alam naman po ninyo ang kuto na yan, ano, ay makati sa ulo, makati sa katawan. So, kung titingnan po ninyo mga kaibigan, mga kapatid, yung una, dugo, pangalawa, palaka, pangatlo ay kuto. Itong mga salot na ito, samantalang ibinuhos, naroon pa rin po ang mga Israelites. Ibig sabihin, lahat po sa mga salot na ito, hindi lang po Egyptians ang affected, kundi ganun din po ang mga Israelites. Affected din po sila sa mga salot na ito. Subalit, ang huling pitong salot ano po, ay bumagsak sa Ehipto lamang at hindi nadamay ang mga Israelites. Ito po ang sabi. Ano ho? Exodus 8:22, subalit kung ibubukod sa araw na iyon ang lupain ng Gosen, ano ho, kung saan naroon ang mga Israelites,
na tinitirhan ng aking bayan upang huwag magkaroon doon ng pulupulutong na langaw. So ibig sabihin, mayroong susunod pang ano po, salot yung langaw upang iyong malaman na ako ang pwedeon sa lupain ito. Lalagyan ko ng pagkakaiba ang aking bayan at ang bayan ng Ehipto. Ng Ehipto, kinabukasan mangyayari ang tandang ito. So, nung pang-apat ano po, na salot hanggang sa pang-sampo, hindi na po damay ang bansang Israel. Ano po yung sumunod na ano, salot? Langaw. Now, ito pong langaw na ito ay hindi lang po yung katulad ngayon na pailan-ilan, ano ho, na pagkakumakain tayo. Noon, kahit wala pong langaw, loob at labas ng bahay ay grabe makikita mo yung nangingitim na langaw sa buong kabahayan, sa buong palibot, ano ho, walang lugar na walang langaw. So, piruin mo yon, makakatagal ka ba nun? Wala kang mainom, ano ho, at puro dugo. Wala kang matutulugan sapagkat puro ano, palaka. Hindi ka makakatulog din sapagkat nangangati ka sa puro kuto, eh ito'y nilalangaw pa. Sabi, napakahirap po niyan mga kaibigan at mga kapatid. Pero hindi po doon nagtapos sapagkat nung ipanglimang ano po, salot, ay lahat ng hayop ay namatay. Ano? Sa panahong ito, nagiging mausisa si Faraon. Ano po? Ang mga hayop ng mga Hebreo ay namatay din kaya nag-uusisa siya. Bak, itong mga hayop dito sa Ehipto ay namatay. Yung sa mga Israelites, namatay din kaya? Kaya ang sabi po dito, 9-7 ng Exodus, ang Pharaon ay nagsugo at walang namatay kahit isa sa kawan ng mga Israelita. Amen? Kita niyo po ang pagliligtas ng Panginoon? Ngunit, pagkatapos ng lahat na ito, ang puso ni Pharaon ay nagmatigas at hindi niya pinayagang umalis ang taong bayan o ang bansang Israel. Kaya ibinuhos po ang ika-anim na salot. Ano po yung ika-anim na salot? Pigsa. Eh, anong klaseng pigsa? Ayan. Kayo po ba'y nakaranas ng magkaroon ng pigsa? Ako'y nakaranas na nung bata pa. At sadyang napakasakit. Ano po? Isa nga lang po yun, sapwitan pa. Hindi makaupo. E paano kung itong buong katawan may nababalot ng pigsa? Aba, napakahirap po niyan. No? Walang mainom. Walang matulugan, puro palaka, hindi makatulog at puro kuto, ano, ay nilalangaw pa. Pagkatapos, ano po, ang lahat ng mga hayop ay patay, kaya mabaho yan. Ay hindi mo makakain lahat yun. Tapos ngayon, puno po ng pigsa ang buong katawan. Napakahirap po yan, mga kaibigan at mga kapatid. Pero hindi po doon nagtapos. Sumunod po ang ikapitong salot. Ang sabi po ay, ang pagbagsak ng granizo. Alam po ba ninyong granizo? Ano ho, ito po yung mga malalaking tipak. Ano ho, ng yellow ice. Ano ho, na nung araw na yun ay umuulan po ng granizo na ang lahat po ng mga puno at mga halaman na binabagsakan ay nangababalik, nangasisira. Ang mga bahay ay ano po? Kung mahina-hina ang bahay po, wasak. Ganon po yun. Pero ano po, nagmatigas pa rin si Pharaon. Malinaw na nakita ng mga Ehipto na ang mundo ay nasa ilalim ng control. Ano po? Ng buhay na Diyos at ang mga tangi nilang kaligtasan ay nasa pagsunod lamang sa Kanya. Mga kaibigan at mga kapatid, kontrolado na Panginoon ang lahat ng mga kaganapan sa sanlibutan at nasa sa Kanya lamang ating kaligtasan. So sa ilang saglit, naglaro sa isipan ni Pharaon na ang susunod na Diyos o palalayain na niya ang Israel. Subalit ano po, bigla itong naantala, sabi niya nagbago ang kanyang isip, eh wag dala kaya. Pagka pinahayagan kong itong mga Israelites ay umalis, paano na? Wala na kami magiging alipin. Kaya nga po, pinagmatigas niya ulit ang kanyang puso, kaya nagpadala ulit ng ano po, salot ang Panginoon. Ano po yung salot na ikapito? Ang sabi po sa atin, sa buong lupain, ito po ay dinaanan ng ano po, balang. So, yung mga balang na ito, ano ho, alam naman po natin yan, lahat ng pananim sa bansang Israel, sa bansang Ehipto, ano po, kinain ang lahat. No, mula sa kaduluduluhan hanggang doon sa pinakaugat, naubos. Sabi, wala nang makakain din, wala nang aanihin. Mga kaibigan at mga kapatid, napakahirap noon. Hindi pa rin po doon nagtapos at nagmatigas pa rin po ang puso ni Pharaon. Kaya sumunod po ang ano po, matinding kadiliman. Pang ilang ano na po 'yon? Salot 8. Matinding kadiliman, ibig sabihin po hindi sumikat ang araw, madilim na madilim,
ano po, paglalakad, ano po, walang makikita. May biruin niyo po yun. Ano? Di ba, ang katawan ay punong-puno ng mga tigsa. No, hindi ka pwedeng maglakad. Baka mamaya kung no, makasipa ka na kung ano-ano dyan, abay, napakasakit nun. No, eh, ang sabi po sa paliwanag, eh, ang salot ay mula sa ulo hanggang sa talampakan. No, punong-puno ng ano, yung mga, tawag dyan, yung tigsa. No, eh, babe, napakahirap, eh, napakadilim pa. Yun bagang sa tindi ng kadiliman, kahit usukin ng iyong kaharap ang iyong mata, ay hindi mo po makikita, hindi mo po mapapansin. Matinding kadiliman ang dumating sa buong lupain. Nagmatigas pa rin po si Pharaoh at ayaw pa po niyang payagan, ano po na, palabasin ang mga Israelites. Kaya po, dumating na po ang ano, isang babala. Ang sabi po, kung hindi pa ninyo papayagan ang bansang Israel na lumabas, ang isang salot ay ibubuhos. Ito ang kahuli-hulihan, subalit hindi nila ito dapat ipagwalang bahala. Bakit po? Ang mapamuksang anghel ay daraan o, ano po, sa lupain sa hating gabi at papatayin ang lahat ng panganay sa Ehipto, bawat tao man o hayop. So, ang tanging kaligtasan lamang, ano po, ay ang mga bahay, ang mga pintuan ng bahay, ano po, ay dapat po ay papahiran ng dugo. So, ang mga Hebreo ay maliligtas. Ibig sabihin, magpapatay sila ng kordero o yung pong tupa at ang dugo nito ay ipapahid po doon sa pintuan, ano po, sa hamba ng pintuan ng kanilang mga tahanan. At kapag kadumaan na po ang Angel of Death, ano po, na isusugo ng Panginoon, lahat po ng wala noong dugo sa kanilang mga pintuan, lahat po ng mga naroroon, lahat ng panganay, ano po, sa tahanan at ng mga hayop ay papatayin. At ang tanging kaligtasan lamang ay yung ano po, yung dugo na ano po, nakapahid doon sa mga pintuan. Kaya nga po, nung sumunod na araw, ano po, madaling araw pa lang ang Diyos ay nangako, mga kaibigan at mga kapatid, na kapag ka, ano po, nakita ang dugo, lalampasan at walang salot na papatay sa inyo kapag pinuksa ko ang lupain sa Ehipto. Kaya nga po, mga kaibigan at mga kapatid, habang pinagbabasa nito ng mga ng buong pamilya na ginagawa ng ama ng tahanan yung kanilang pagpapahid ng dugo ng tupa doon po sa mga pintuan, ito po ay nagpapaalala sa kanila ng pagliligtas ng Panginoon. Alam po ba ninyo na hindi lang po ang mga Israelites ang naniniwala noon? Kahit po meron din pong mga Ehipsyo na naniwala, ano po, na kung sila ay maniniwala sa sinasabi ng Panginoon, ano ho, sa babala ng Panginoon sila ay maliligtas. Kaya marami po sa kanila ay ano po, ginawa din po ang ginawa ng mga Israelites. Pagsapit ng hating gabi, pinatay ng Panginoon ang mga lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto. Mula sa panganay ni Pharaon, mula sa karian, nakaupo sa kanyang trono, hanggang sa panganay na bihag na nasa bilangguan. Lahat ng panganay at sa mga hayop, mga pinatay, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga po, isang kahindik-hindik na pangyayari. Madaling araw, ang buong lupain ng Ehipto ay ano po, tumangis, umiiyak, maririnig mo sa bawat tahanan na sila'y umiiyak sapagkat namatay ang ano po, mga panganay. Sino ang Panginoon na aking papakinggan ang kanyang tinig upang pahintulutan kung umalis ang Israel? Ito po ang bumalik sa isipan ni Pharaon. Bakit ko nga ba nasabi yun? Meron nga pala talagang Diyos. Kaya nga po, the following day, ano po, ang sabi ni Pharaon, pinatawag ano po, niya si Moses at sinabi, okay, naniniwala na ako, dalhin mo na, ilabas mo na ang buong Israel mula dito sapagkat baka lahat pa kami ay maubos. Kaya agad-agad po silang ano po, naghanda. Ang buong Israel ay naghanda ano po, at sila ay maglalakbay. Ang instruction sa kanila ng Panginoon, magsuot na kayo ng mga pansapin sa inyong paa at ihanda ang inyong mga gamit at anytime pwede kayong maglakbay sa pangunguna ni Moses at yan po ay sa ano po, subaybay o sa pamamagitan ng Panginoon. Kaya nga po mga kaibigan at mga kapatid, ang buong Israel ay iniligtas ng Panginoon. Ang tanong, ano po, gaano kahalaga ang kasaysayang ito sa panahon natin ngayon? Ano po? Ang sabi po ng Biblia, ano po, sabi sa hula, sa huling mga panahon, meron pa rin pong ibubuhos na huling mga salot. Hindi lang po yung naganap
sa Ehipto, kundi gayon din sa ating mga kapanahunan, ano, merong ibubuhos na huling mga pitong salot. Kaya nga po, kagaya ng mga karanasan ng Israel, ano po, sa kanilang paghihirap, ililigtas sila ng Panginoon. Mga kaibigan at mga kapatid, sa panahong iyon, ano po, sabi ng Daniel 12:1, ay tatayo si Miguel ang dakilang pinuno na tagapag-ingat ng iyong bayan at magkakaroon ng panahon ng kaguluhan na hindi pa nangyayari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong iyon. Ngunit sa panahon iyon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na ang pangalan ay matatagpuan nakasulat sa aklat ng Diyos. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, meron pong mga huling darating na salot. Ang tanong, ano po? Ano ang mga salot na ito? Yan po ang ating aabangan sa susunod po nating pag-aaral. Kaya po, wag na wag po kayong mawawala sa ating pong part 2. Ano po? Kung paano tayo maliligtas sa mga salot na ito. Okay? So, maraming salamat po. God bless you. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, dakilang Ama, sa inyo pong pamamatnubi at gabay sa aming pag-aaral ngayon. Nawa po ay patuloy kami magkakasama-sama sa muli po naming pag-aaral upang ipagpatuloy po ang seryeng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.